Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Anthony Davis mananatili sa Lakers at John Wall gusto nang umalis sa Washington Wizards. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So ang pinakamalaking pangalan sa lahat ng free agents ngayong offseason ay si Anthony Davis dahil arguably siya ay kasama sa usapan ng tatlo o lima sa pinakamagaling na player sa buong NBA ngayon. Kaya naman ang kanyang desisyon ay talagang inaabangan ng mga tao dahil gagawa ito ng malaking impact sa buong NBA. Ngunit ibinalita na ng ESPN Senior NBA Insider na si Adrian Wojnarowski na tiyak nang babalik sa Lakers si Anthony Davis. Ang tanging pinag-uusapan ngayon ay kung gaano ba kahaba ang pipirmahan niyang contract. Ilan sa mga option niya ay ang 2-year deal o isang 3-year deal with player option sa uling taon o kaya naman isang 5-year deal. Sa 2-year deal nga mga kaibigan, papantayan niya ang contract ni LeBron James. Ibig sabihin nito, sabay silang papasok sa free agency after 2 years. At kung sa 5 years naman, may sugal dito na posibleng maiwan siya bilang ang nag-iisang superstar kung sakali man na umalis si LeBron James sa Lakers after ng contract niya. So matanong ng iba, ano ba ang dahilan kung bakit kailangan pa pumasok ni Davis sa free agency kung babalik lang naman siya sa Lakers? Ang dahilan dito mga kaibigan ay dahil si Davis ay nakuha ng Lakers via trade. Ibig sabihin, ipagpapatuloy lamang nila ang contract na pinirmahan ni Davis noong bata pa siya sa Pelicans. At dahil tumaas naman ang value ni Davis at naipakita niya na worthy o karapat dapat siya bigyan ng mas mataas sa sahod, ginamit niya ang kanyang player option upang pumirma ng bago at mas malaking contract. So makakahinga na nga ng mabuti ang mga Laker fans dahil lahat ng mga maririnig nyo ng mga balita na kesyo pupunta ito sa Chicago Bulls o kung saan pa man, malamang malayo ito sa katotohanan dahil handa nga si Davis na subukan makuha ang back-to-back championship. So ayun nga po mga kaibigan ang latest natin kay Anthony Davis. Siguradong babalik ito sa Lakers. Pinag-uusapan na lamang kung ilang taon ba ang pipirmahan niyang contract. Habang sa ating susunod na balita, ang Washington Wizards All-Star Point Guard na si John Wall ay humihingi na ng trade sa kanyang team at ito ay ibinalita ni Shams ng The Athletic. Humingi si Wall ng trade sa Wizards matapos itong malaman na binubuo na ng Wizards ang kanilang team kung saan babagay ito kay Bradley Beal at hindi sa kanya. Hindi naman natin masisisi ang Wizards dito dahil sumahod nga si John Wall ng $79.5 million sa loob ng 2 taon at hindi nga siya naglaro dito ng kahit isang beses man lang dahil sa magkakasunod na injury. At may natitira pa sa kanya na 3-year contract na $131.4 million. So napakataas nga niyan mga kaibigan. Ibinalita din ni Shams na pansamantalang naputol ang usapan tungkol sa Westbrook at John Wall trade. At isa sa mga mainit na team na napag-uusapan sa social media na posibleng puntahan ni John Wall ay ang Los Angeles Lakers. Pupwede ngang gumawa ang Lakers ng 3-team trade upang makuha si John Wall dahil sa laki ng sahod nito. So bakit nga ba mga kaibigan nasama na naman ng Lakers sa usapan na ito? Dahil simple lang, si LeBron James, Anthony Davis, KCP, Montrezl Harrell at John Wall ay hawak ng isang agent. At yan nga ay si Rich Paul ng Clutch Sports na isa sa mga best friend ni LeBron James simula pa nung high school sila. Kung kay Montrezl Harrell nga ay walang nag-akala na pupunta ito sa Lakers, hindi natin pwedeng ibaliwala ang kakayahan ng agent na ito at ng connection niya sa Lakers. Kaya naman aabangan natin mga kaibigan sa mga susunod na minuto, oras, araw o linggo kung saan ba mapupunta si John Wall. Yan nga po mga kaibigan ng latest NBA news natin ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.